Updates tungkol kay Tapales, Casimero at Astrolabio. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting sports channel. Maraming salamat po. Matapos ang unang yugto ng sparring mga kadwelo ng 2 Division World Champion current unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales sa Baguio, sinabi po ng isang sparring partner niya na si hard-hitting John John Wolverine Estrada na ang hirap daw patamaan ni Tapales. Maliksi raw kasi ito gumalaw. At para naman sa isa pa niyang sparmate, current ABF and WBC Asia Bantamweight Champion Herlan Sixto Gomez, in good condition na raw talaga ngayon si Tapales. Matalino, mabilis at malakas din daw ito. Babala na di pwedeng maliitin ang hapong kontra for Division World Champion current unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion Japanese Monster na Oya Inoue. Next week para mga kadwelo, darating ang isa pang designated sparmate ni Marlon na si former world title contender Vincent Acero Astrolabio. Matatandaan mga kadwelo na may sparring clips na rin na pinalabas ang Team Tapales last time at meron ding video na pinalabas kung saan bumagsak daw ang sparmate nito. Samantala, ginanap po ngayong araw mga kadwelo ang WBC convention na most likely dinaluhan ng MP Promotions President Sean Gibbons. With this, nagbigay po ng mensahe mga kadwelo si Astrolabio para sa WBC expressing his desire na makalaban ulit soon in another world championship match against current WBC Bantamweight Champion Mexican Alejandro Santiago as the mandatory challenger having won the previous title eliminator bout against Thai veteran Nawafun Kaikana. Ito po ang kanyang actual remarks mga kadwelo. Thanks to all WBC officials, especially WBC President Mauricio Sulaiman. I am Vincent Astrolabio, your WBC Bantamweight Mandatory. Looking forward to receive good news at the convention. Thank you. Sa ibang banda, sa isang post po mga kadwelo ay ibinahagi ng brother coach ng former 3 Division World Champion, current WBO Global, Super Bantamweight Champion, General Cuadro Alas Casimero na si Jason Casimero na may win-workout daw sila ngayon. Sa nasabing post ay may nagkomento po mga kadwelo saying na, "Kagabi, naglalasing na naman kayo. Huwag nyo na pangarapin na lalakas pa yang si Cuadro Alas. Puro alcohol na ang nasa bitukan yan." Matatandaan mga kadwelo na kagabi rin nailabas ang balita tungkol sa latest remarks ng Japanese promoter ni Cuadro Alas na si former world champion Masayuki Ito of Treasure Boxing Promotions. And that usap-usapan pa rin till now if may chance pa bang maikasa ang Inoue versus Casimero considering Ito's statement na negatibo tungkol dito. For Cuadro Alas naman, mabibigyan siya ng all-out motivation na gawin talaga ang best niya as in buhos lahat sa ensayo pag ang binansagang halimo ng Japan na ang kaharap. Otherwise, baka di na naman magseryoso sa ensayo. Matatandaan na sinabi na rin ni Cuadro Alas, kung kaya namang ibigay ng promoter ang Inoue fight ay ibigay na lang para magkaalaman na. Sa ibang balita, sa isang live po mga kadwelo courtesy of Juven Sports, ibinahagi ng longtime trainer ng former super flyweight world champion Jerwin Pitaboy Angkahas na si Coach Juven Jimenez. Nabagamat wala pang actual na petsa, sa buwan ng Enero na raw po ang rescheduled month ng laban sana niya ngayong Nobyembre against Monster Brother, current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue. Courtesy of Dragon Boxing Stable, napasabi po rito na nag-Muay Thai training na lang daw muna si Jerwin dahil sa postponement ng laban niya kay Takuma. Pero base sa recent remarks ni Coach Juven, di po sila nadidistorbo sa sinasabi ng maraming Pinoy boxing fans na panggugulang daw ng kampo ni Inoue ang ginawa nila para ma-destroy ang program ng training camp ni Jerwin. Move na ginawa na rin daw kasi ng Inoue camp bago ang duelo noon with former unified super bantamweight champion Kulboy Steph Steven Fultun. Matatandaan na naibahagi na po natin sa isang previous post ang pagpapahiwatig ng Angkahas camp na walang makakapigil sa desire ni Jerwin na maging world champion ulit anuman ang mangyari.